bitiyawan na. Kumunok lang, di ba? Tingnan mo ulo yung camera. Kapit tayo, guys. What's up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik naman tayo syempre guys sa panibagong video. Bago natin simulan yung car vlog guys, gusto muna mag-shoutout sa mga taong to. Shoutout kay Sir Emil Regis. Shoutout din kay Sir Ken Patrick Kaulboy. Tsaka shoutout kay Boss Mark Patrick de Mayuga. So shoutout sa inyo guys and sana na-enjoy yung video natin. And sana may mga natututunan kayong bago. And yun, kung gusto nyo magpa-shoutout guys, naka-pin naman yung comment ko dyan para mabilis hanapin guys. So yun, tuloy natin guys. Babalik tayo sa panibagong car vlog guys. Makikita nyo tayo dito ng Miata. So ito JDM talaga, galing talaga siya ng Japan guys. So sabihin nun guys, right hand drive. Convert na lang, malaman natin mamaya. Tatanungin natin si Papi Paul ano, paano yung proseso ng paggawa nun. Pero kung makikita nyo, convertible guys. So para tayong naka BM ngayon no? Siyempre 2 door, yun yung preview guys. So quick preview lang. So malaman natin ano ba story na ito. Kikwentohan tayo ni Papi Paul no? So give tawagin natin siya bago natin simulan itong napaka-liit at napaka mukhang mabilis, Pops, no? Mabilis sa corner. Anyway, Pops, no? May gusto ko babatiin. Binabati ko yung mga kaibigan ko at yung pamilya ko. Tsaka sa mga followers ng aking page na Project Cars. Ano ba meron sa Project Cars natin na Facebook page? Ano ba meron dyan? Dun sa page, meron tayong mga binibentang mga Project Car dun. Kung gusto nyo magsimula ng mga exotic na magagandang JDM cars, follow nyo yung page. Ah, so literally, Project Car talaga, Pops? Okay. Okay, para makita sa inyo guys no, ano yung mga binibenta nito ni Papi. Papi, pwede ba natin silipin yung mga nandoon? Sige. O tara guys, silipin natin. Ano ba ito yung makikita nyo guys no, kapag pumunta kayo sa Project Cars. Dito muna yung Miata natin, iwan muna natin no. Actually itong sasakyan na to sa kapatid ko, binibenta niya rin to, BMW E34. So restored naman siya. May mga minor tweaks lang nagagawin. For more info, contact nyo na lang yung page. German muna tayo ngayon guys oh. German cars, di ba? Kasi minsan na umay tayo sa JDM, puro naka-blur, di ba? Stop it! Ito rin, binibenta. Ah, hindi. Hindi binibenta. Kasi guys, kung mapapansin nyo kasi, E34, 1918. Ito, Pops, 4-door, di ba? Ayan guys, kung makikita nyo, 4-door. Pero ito, hindi binibenta dahil... Collectible na siya. Collectible. 2-door, guys. 2-door. Na convertible. E30. Hindi ko alam ang year model niya eh. Pero, ayun, basta E30 na convertible. Ayan guys, mapapansin nyo. Kakaiba. Parang ito, Papi, ginagamit ni James Bond nung araw. Hindi ko sigurado, no? Pogi siya. Tsaka box type eh. Box type yung tsura ng BM natin. No? Maliliit pa yung mga kidney, no? Meron din tayong mga, mas mga lolo na rito ng mga kotse. Mga bridal car project naman ng Hermats ko yan. May sumisilip dito eh. Ayun, no? Ano ba meron dyan? Ayan, Camaro, tsaka Miata. Ito yung Excalibur na project, bridal car project din. Chevy na Astroban. Limousine siya eh, so high ceiling, tapos medyo luxury yung interior na. Taan nyo na lang yung page nila, Pops, no? Pops, ano ulit? Project X Cars. Search nyo lang sa Facebook no? So makikita nyo yun, guys. Ano, guys, oh, yung rarity ng kotse, Pops, no? Kung saan mo mahanap, nasa Montalban lang wala, guys, no? Anyway, guys, so balikan natin si Miata kasi yun talaga yung habol natin ngayon. Kaya tayo pumunta ng Montalban, guys. Ano bang model ng kotse natin yun? Sa CR niya, 1992 NA8. Pero sinasabi nila, ang NA8 daw lumabas 1993. So hindi ko alam po ano ang ano. Pero NA8 siya, so JDM. Ang local kasi 1.6. NA8 Mazda Miata. Gen 1. So ito pala yung unang lumabas guys. No? So kung mapapansin nyo. Cute na pop-up headlight. Nakaka-cute. Oo, oh, kasi para siyang may ano, no? Bilog. Kasi karaniwan, mga square ang pop-up headlight eh. Parang sa kanya lang yung bilogan ng headlight niya. Tsaka ano siya, Pops, no? Mukha siyang nakasmile. Ayun, no? Nakita mo ito sa kotse, Pops, eh, mapapangiti ka talaga, no? Yung pop-up headlights, hindi naman masirain. Hindi naman. Airing lang, no? Alaga lang, no? Tsaka ang maganda sa Miata, supported siya ng Mazda. So, kahit luma na yung model, nagpo-produce pa rin ng mga brand new parts. So, walang problema sa mga replacement. Ba't ganito kotse mo? Anong kwento? Totoo lang, kasi nagsimula talaga yun, syempre eh. Kung sino yung mga nag-influencer sa'yo sa mga kotse, di ba? So, kung mapapansin nyo, maraming kotse dito sa compound namin. So, magulang pa lang namin, may hilig na sa auto. So, syempre, nung tumanda tayo, gumusto rin tayo ng sariling project car. So, ayun, kaka-check ko ng mga auto, bumili at nagbenta ng iba-iba. Ito lang hindi ko binibenta. Itong Miata, maraming factor.
unang-una, reliable, matipid, masayang i-drive. Anyway, Pops, na-share mo sa akin kanina na ginagamit mo to sa truck talaga, no? Actually, nabili ko to sa uncle ko. Siya yung gumamit talaga nito as truck car. Kamiyatakap. Kaya ganyan ang itsura niya. Medyo weight reduction ang ginawa niyang path eh. Instead na mag-modify siya ng engine, nag-weight reduction siya. Ah, so stock lang ang makina natin? May konting tweaks lang. Hindi siya nag-turbo, hindi siya nag-ano. Pero yun. Reliability ang kinuha niya. Coilovers lang in-adjust niya, ganun. Naka-ano tayo, convertible. Ano ba feeling kapag nagda-drive ng Miata? Napifeel mo yung hangin. Kumbaga yung adrenaline nando dun eh. Oo. Oh. Kumbaga mas mapifeel mo kasi wala kang bubong eh. Mas malamig ba, Pop? Pagka gabi, oo. Hindi mo alam mag-aircon. Mamaya, da-drive natin. Actually, hindi ko i-da-drive, guys. No? Kasi ayoko i-drive. Sasakay lang tayo, guys, no? Sasakay lang tayo sa Miata ni Pops. Check natin ang feeling, no? Si Pops, nag-champion to, di ba? Share mo sa akin kanina, nag-champion. Sa Miata Cup. Sa Miata Cup. Anong year yan, Pops? 2017 or 18? Ah, recently lang, guys. So, recently. So, kumbaga may hatak pa rin si Tito Miata natin, di ba? Punta tayo sa harap. Stock naman lahat, no? Ang hindi lang stock dyan is yung chin niya. Ano yan? Mazda Speed na chin. Tapos yung headlight cover niya may air intake. So, yun lang naman. Dito sa baba, ano to? Stock kasi parang ang laki ng ano, air vent, no? Oo. Actually, ito, add-on na to eh. Bolt-on lang siya. So, hindi siya fiberglass na minasilya or what. Talagang tinotornilyo mo lang. Pero may ganyang butas talaga nakalaki sa... Oo, meron talaga. Ah, okay. Kasi ang laki eh, no? So, wheels natin, ano ba meron sa gulong? Itong wheels natin, semi-slick. Para sa mga magtatanong, guys, no? Siyempre sa mga mahilig sa racing. Ano ba ibig sabihin ng slick, Pops, pagdating sa gulong? Mas grippy ang tread wear niya, mas konti nga lang. Konti yung buhok, kumbaga. Oo, parang ganun. Slick kumbaga, tama pa, Pops? Mas mabilis silang mapudpud. Pero mas makapit. Mas makapit. Ano ang size ng gulong natin, Papi? 15s lang. Stock na ito? 14. Mahirap nang bumili ng goma na 14s ngayon eh. Ah, talaga? Okay, okay. Pops, punta tayo sa likod, no? Kasi medyo nakikita ko may mga carbon happenings tayo nangyayari. Ano ba ibig sabihin yan? Sinakuha ko ito, naka Mazda Speed na chin na siya eh. So ngayon, nagkaroon ako ng chance na buuhin yung Mazda Speed na body kit. So yun, may side skirt tayo dito tsaka wing para mabuo lang yung Mazda Speed. Ang kulang ko na lang is hard top, kung mapapansin nyo, bulok na yung soft top eh. So, pero Papi, ang stock na na Miata, hard top or ganyan talaga? Yung mga local, may mga hard top. Okay. Yung mga JDM, usually, mga wala ng hard top eh. Pag puro... tutusin, mas rare na ang hard top kesa sa mismong kotse. Ang hard top, Papi, saan lumabas? Sa mga local, karamihan may mga hard top talaga eh. Tapos, hindi ko na alam kung bakit nawala ng hard top yung ibang Miata. So, siguro, ginawang labahan, Pops, no? Anyway guys, ito Papi, kayo gumawa. Nabili ko na to. Pero nireproduce ko yung buong Mazda Speed na body kit. Para sa mga gustong, sa mga naka-Miata na gusto din na naka-Mazda Speed, meron tayong replica. Para sa mga Miata boys natin dyan, if ever na may kailangan kayo ng mga, kailangan ko yung mga Miata parts, no, kontakin nyo si Papi. So pasukin natin. Pops, pansin ko lang, unlit nung ano? Unlit ng... Ay puto, binaba ni Papi. Pansin ko lang, Pops, ang late ng door handle, no? Oo nga eh. Parang ano lang, daliri lang, no? Ano, para sa mga walang alam sa racing, para saan ba tong roll cage? Siyempre, safety tong roll cage eh. Pag tumawab yung auto mo, hindi magka-crumple na kasama ka. Ito yung po-protection sa'yo. Quick trivia lang kasi guys, no? Kapag convertible ang kotse nyo, kapag tumawab, ang protection nyo lang, windshield, Pops, tama ba? Mm-hmm. Eh, siyempre, hindi naman kaya buhati ng windshield ng bakal na to yung buong kotse. So, minsan, kailangan talaga nila ng roll cage, tama ba? Lalo na yung mga humahataw-hataw talaga, no? So, kaya mag-iingat kayo palagi, no? Ano siya, two-door na legit two-seater lang talaga, pero sa'yo, inalis mo yung sa upuan. Oo. Kasi, siyempre, weight reduction dahil. Weight reduction, no? Hindi mapagbintangan ni Mrs. na may inaangkas na iba. Siyempre, loyal tayo, Papi. Papi, ito, matinding usapan ng Toyota ba, tsaka Honda, loyal daw. Kapag nakamiyata ba? Loyal. Loyal din, no? Loyal. Anyway, Pops, no, asa yung steering wheel mo, Papi? Ayun, nakakalas. Papi, kabit natin, no? Ano ba tawag dito sa steering wheel natin? Quick release. Mahirap umupo pagka walang quick release eh. Ah, okay. So, functional siya para sa'yo. Oo. Para mas padaling pumasok and lumabas. Hindi man nalako auto mo. Mayari, kahit naka-top down ka, park mo, walang manibela. Paano nila nanakawin, di ba? Oo. Ang nanakawin dito, Pop, sa itong tire block mo. Ay, yung tire block. Ito, oh. Oo, nanakawin natin yung tire block.
Papi, hawakan mo to. Tatry ko pumasok, Paps, ha? Sige. Papi, videoan mo ako. Ako, 5'10 tayo, guys. So, 5'10. Medyo may kalakihan yung belt natin. So, tatry natin pumasok sa mga ganitong kotse. Ako, small body tayo. Hindi naman natin kailangan ng mga... Eh, kahit sino naman, pasok doon, di ba? Pero, tatry natin pumasok sa Miata, guys. Especially, nakabakit si Papi. Paano tayo papasok, no? Malalim, no? Na, hindi ko alam paano tayo poporma, pero... Sukat na sukat, di ba? Okay, guys. So, ang sikip, no? Wala talagang galawan, guys. So, kapag, yun talaga, Papi, nakabakit seat. Wala talagang galawan. Papi, paano ba lumabas dito? Ayan. Okay, lalabas tayo, guys, ha? May mga six-footer ng Amerikano na pimiyata eh. Pero walang roll cage. Ah, okay. So, mas masigip pag naka-roll cage? Oo. Check mo dun sa isang Miata dun. Walang roll cage. Exterior nga hindi stock. Kasi ayun yung binadikit. Pero yung loob, yung ito loob yung stock. Pero ito, Pops, hard top, no? Yan, hard top. Ito yung rare. Yan. So, may kasama pa siyang defogger, guys. So, maliit na naman na daliri. Ito, walang roll cage, Pops, walang no? Walang roll cage, so mas maloob siya. Ayun yung tsura sa loob, guys, no? Masarap i-daily kasi syempre may carpet. Leather talaga, no? Mm. Ayun, guys. So, ang gumagamit daw neto is si Tita, no? Oo, yung nanay ko. So, racing ba si... Racing din, eh. Ito, Papi, Roadster. Ano naman pinag-aiba neto? Actually, may ganyan din sa akin. Kinalas ko lang. Okay. Hindi lang nakakabit. Kasi weight reduction na yun. Ito, Papi, makina nito. Pares dun sa'yo. Hindi. 1600 to. Yung sa'yo? Hindi din siya local, pero... May imported din na 1600. Okay. So, yun guys. So, ito yung itsura ng medyo casual na kotse. Na medyo racing rin, no? Punta tayo sa ditong side, guys. No? Ayan, ito yung itsura, guys. So, two-door na two-seater talaga, Pops. Kasi usually two-door pero four-seater, no? Usually iba, pero ito legit na two-seater talaga, guys. No? Okay, so medyo mas madali pumasok kasi walang roll cage, eh. Ayan guys, kung mapapansin nyo, BBS Max, pero meron siyang tinatawag na white side wall. Papi, rare ba yung ganyan? Rare yan, yung nanay ko lang nakaganyan. Ah, talaga ba? Rare to? Oo, kasi hindi, yung mga car guys, syempre, hindi nila type yung mga ganyan eh. Yung nanay ko medyo kikay eh, kaya... Ah, talaga. Tsaka pasok siya sa kulay, Pops, no? Kumbaga retro-retro na medyo sporty, no? So ito, Papi, para sa mga magtatanong paano ba inaangat yan? Mano-mano. So, walang mechanism na kailangan. So, walang maintenance yung laptop mo. Ah, okay. Ang maintenance mo lang ito, pag nabulok, palitan mo. Pero ito naman, madali lang palitan to, Pops. Oo, madali. Sa mga ano lang, no? Kahit sinong tao, kaya palitan yun. Ito lang naman. Okay. Bubuksan. Yun, di ba? Papi, ano mas gusto mo? Top down o hard top or ganito? Soft top. Soft top para may options, no? Pati ka na convertible. Tama, makes a point, di ba? Makes sense, no? Pero kung pang-daily mo, hard top, syempre. So ito itsura pala, Pops, no? Dito, Pops, iupuan dito. Oo, tsaka itong glove box. Pero nandiyan lang naman lahat. Okay, hindi mo lang nilagay kasi syempre racing, no? Oo. Pero plano ko rin siya ibalik na sana eh, so, since retired race car na siya. Mga para sa mga magtatanong, ano yung mga switches na yun? Ito. Lamborghini ba yan? Hindi. Ano lang yan? Switch ng fan. Tsaka ito sa wiper kasi sila na yung switch na wiper. Ah, okay. Yun lang. Eh yung blue, Papi, ano para sa inyo yung blue? Ito yung pang-start. Ayun, kasi hindi. Ayun yung pang-start ng engine, parang sinusimo lang. Ah, okay. Ah, so push start na siya. Yun. Anyway, Pop, so talking about engine, no? So ba pwede natin check yung what's under the hood, no? Sige. Yan na. So ito, Papi, ito yung sinasabi mo kanina na air intake, no, para kasi rekta siya sa ano, cold rekta air. Siya sa cold air, no? Papi, para sa mga walang alam sa Miata katulad ko, ano bang may mga meron dito? Halos all stock naman siya, mga dinagdag lang dito itong sway bar. So, kung makikita nyo, guys, parang nakatagilid ang makina, no? Ayan, rear wheel drive siya.
Ah, okay, papi. So, rear-wheel drive, no? Ano ba ang pinagkaiba ng rear-wheel drive sa... Nasa likod yung... No, I mean yung experience pala, experience. Kung medyo mahilig kayong mag-slide-slide sa kalsada, ayun, medyo mas may enjoy nyo ang rear-wheel drive. Kaya gusto nyo mag-drifting, or gusto nyo i-drift yung pag-entry nyo ng mga corners, mas okay. Mas okay. Parang si Takumi lang din. Takumi-takumi ka pala dito, paps, no? Ano? Ng engine na ganyan ng paglagay, eh, rear wheel. Ah, okay. Lahat ng engine. Ah, okay, okay, okay. So, ibig sabihin pala, paps, pag nakaganon? Front wheel yun. Ah. Front ganyan, rear wheel. Okay, may bago tayong natutunan, guys, no? Alam ko, naka-ano lang ito, Mazda Speed na camshaft. Meron din siyang adjustable coilover. So, ito, ipipihitin mo lang kung gusto mong tigasan or lambutan yung... Ride, no? Yung play ng, ano mo, suspension, no? Na-adjust din yung riding height niya. Fuel regulator para mas maganda yung circulation ng gasoline. Ba tinatakbo ng ganito? Matipid ba? Matipid? Oo, matipid siya compared sa mga turbo engine, syempre. Kung i-compare mo nga siya, syempre mas matipid siya dahil lightweight, tapos hindi naman ganun kalaki yung engine niya. So, ano naman siya? Ang power niya rin, hindi rin naman ganun kalakas eh. Thriller talaga, guys. Susubukan. Tsaka pa, wala upo, di ba? Tanong isipin nyo, guys, saan ako upo. Check natin mamaya, di ba? Check natin sa roll bar to. So, Pops, guys, subukan natin, guys. So, check natin, check natin. Oops, teka lang guys, no. Bali sa mga susunod na clip, magiging medyo malakas yung audio natin, guys, no, kasi first time ko pala mag-clip ng ganito, mag-shoot ng ganitong view na nasa labas ako ng kotse. Kasi nga syempre convertible, 'di ba? Tapos nakakapit lang ako sa roll cage ni Papi. So, yun guys, naaan niyo na lang yung audio nyo kasi medyo malakas, guys, lalo na pag naka-earphone, so masakit sa tenga. So, pasensya na, no? Kasi medyo sabog yung audio natin dahil nga sobrang lakas ng hangin. Next time gaganda natin yung clips, guys, no. Enjoy nyo lang yung video tsaka hataw. Okay guys, so upo tayo. Papasok tayo, hindi pala upo, Pops. Pasok tayo, guys. So isipin natin kung paano tayo upo rito, no? Okay. Sarado natin. Papi, kamusta dyan? Ayos lang. Ayos lang, no? Larga na ba tayo? Larga, Pops, larga. Puto, baka mahulog ako. Tanggalin natin to. Tanggalin natin yan. Mahulog ako eh. Okay guys, kapit tayo, no? Hindi ko alam, ano ba itong mga pinaggagawa natin sa buhay, no? Papi, di ako ano! Makakunog lang, di ba? Namuntikan, mahulog yung camera! Papi, iba pala feeling, no? Tinitignan tayo ng mga OAT. Feeling pogi ka dito. Tignan mo yung mga bata. Ayan, no? Pinakitaan ng kindat, no? Reaction video na to, Pops. Copy tayo, guys! Nag-iba hairstyle natin, Papi. Balik. Balik na, Pops. Puta, di pa tapos. Bitin dun eh. Ayan, kakapi tayo ng malupit. Papi, sinulit mo yung biyahe ng Montalban, ha?
Sorry po. Kala ko, papi, eh, simplihan lang tayo, no? Ngayon ang sapsam niya, sarap pigahin kasi mabagal, eh. Mabagal ba yung bagal? Puta, hindi ko alam ang ngiling speed yun, ha? Nakatago yung nakapatay yung tachometer niya, pops. Eh, tinatago na. 20 lang yun, guys. Puta, hindi pala nagbibiro yung mga sticker decals natin, oh. Totoo pala, eh. Balik tayo, guys. Balik tayo, no? Papi, alam ba ni Mrs. kumakarera ka? Oo, kasama siya, eh. Okay, guys, no? Para pakita sa inyo ano yung tsura ko kanina, Pops. Yan, okay, guys. Para makita nyo ano yung tsura kanina, pobrang nakakatakot. Ito na ako kumapit po tayo yung mas kababi na dito na sa baba. Alam nyo. Okay, guys. So, nakakatakot. Walang upuan, ano? Walang upuan, boss. Buti lang may, ano ba tawag dito? Ayun talaga si Libby ng roll bar. Kapitan niya. Papi, sino ba sumasakay dito? Mga bata lang. Okay, guys. So, Pops, salamat ulit. Papi, ano ulit pangalan mo? Nakalimutan ko pangalan mo na. Paul. Paul. Papi Paul, no? Salamat sa pagpapa-experience sa akin na nasa roller coaster na mababa, no? Papi ulit, salamat sa pag-experience sa amin at may bago tayong natutunan, guys, no? Marami tayong natutunan actually, no, sa Miata. Okay, yun ulit, guys. So sana nag-enjoy kayo, no? Sana narinig yung mga audio, no? Nung kay puta hata kanina, eh. Papi, salamat ulit sa pagpapa-experience sa amin, ha. Peace out, guys, no? Kita-kita tayo sa mga susunod na video.